Masdan ang water tanks na ito sa isang farm sa Zambales. Ang dami, no? Kaya niyo bang hulaan kung anong klaseng farm ito? O sige, bibigyan ko kayo ng clue, ah. Kapag narinig niyo ang salitang seafood, isa ito sa una niyong maiisip. Crabs? Nyeek! Clue number two! Bininyagan ng nickname nito ang isang kapuso personality. Wow! Kuya Dro! Kuya Dro! Tulungan mo ako, Kuya Dro! Bukas pala. At hinirang siyang Binibining Pilipinas 2022 first runner-up. Uy! Kilala ko po yan! Si Ate Herlyn Budol na mas kilala ring Hipon Girl! Tama! Ang farm na nakita niyo kanina, isang hipon farm! Tara, bisitahin natin to. Dito sa Palawig, Zambales, patatagpuan ang farm na punong-puno raw ng hipon. May laki itong 30 hectares o kasing laki ng halos 12 football fields. Pinagpalang umaga, mga kaaha! Ito po si Tito Iggy nyo at wini-welcome ko po kayo dito po sa Palaya Shrimp Farm dito sa Palawig, Zambales. Dito nyo po matatagpuan ang the cleanest and the freshest shrimp. Meron lang silang isang klase ng hipon. Ang Baname Shrimp o hipong puti. Pero kahit iisa lang ang uri ng hipon nila, iba-iba naman daw ang sizes nito. From small to super jumbo. And they actually take the time to sort them according to sizes. Masyado kaming particular sa lahi. Itong lahi na ito ay manamis-namis, malambot ang laman, at resilient sa sakit. Kaya ito ang pinili namin na palakihin dito sa Palaya Shrimp Farm. Malaki man o maliit, alam nyo ba na walang backbone ng mga hipon? Meron lang silang hard shell-like covering called exoskeleton na nagpoprotekta sa kanila at nagbibigay din ng body shape nila. Magaling din daw mag-adjust ang mga hipon. Kaya naman makikita sila both in saltwater and freshwater all over the world. Meron ding around 2,000 different kinds of shrimp. Para masigurado na malinis ang tubig na gamit nila, gumagamit sila ng iba't ibang aparato para sa filtration nito. Kaya po kami napadpad dito sa Palawig, Zambales. Kasi dito po, pinakamalapit ang West Philippine Sea kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamalinis na tubig dagat dito sa Pilipinas. Kaya malinis po ang ating source at inaakyat po namin yan ng 20 metro mula sa ground at dumadaan pa ho yan sa tatlong proseso ng paglilinis bago gamitin ng ating mga hipon sa tinatawag naming grow out tanks. Meron din silang aerators na nagbibigay ng oxygen sa mga hipon na nasa loob ng water tank. Importante raw ang mga ito dahil kung mawala ng oxygen ang mga hipon, lulutang na lang ang mga ito. Sabi nga nila, kung anong itanim, ay siya ring aanihin natin. Dahil lubos ang pag-aalaga nila sa shrimps nila sa farm, lubos-lubos din ang inaani nila. Literal. Kada buwan daw ay umaani sila ng 10 tonelada, which is equivalent to more than 9,000 kilograms. Wow! Bukod sa nilang hipon farm, meron din silang fruits and vegetables area. Under development din sa ngayon ang staycation area nila na nakaplanong i-launch early next year para sa mga guests na gusto namang mag-relax and unwind. Meron din silang farm-to-table experience na pwedeng subukan ng guests kung saan ang freshly caught shrimps ay pwede ipaluto sa kung anong mga recipe ang kinikrave nyo. Alam nyo ba na high in protein ang hipon? Ibig sabihin, nakatutulong ito for building and repairing our muscles. Tulad ng nabanggit kanina, merong around 2,000 types of shrimps. At hindi lahat, katulad ng nakikita natin sa plato natin. Meron din kaming nakilala na favorite din ang hipon. Pero hindi as food ha. Favorite daw niya ito bilang pet. That's right, ang mga hipon pwede rin daw alagaan sa bahay. At ito ang ginagawa ng kaaha natin from Quezon City. Hello mga kaaha! Ako po si Mansing Ibu and mga 1 year na po akong nag-aalaga ng dwarf shrimp. Tulad ng pangalan nila, maliliit lang ang shrimps na ito. Ang iba sa kanila, halos kasing laki lang ng kuko natin.
Teka, hirap ba kayong makita sila? Sige, let's zoom in. Wow! Colorful pala ang iba sa kanila. Sa una, yung husband ko talaga yung mahilig sa fish. Ayaw na ayaw ko ng aquariums. Pero one time, nag-try siya magkumuha ng shrimp para maglinis ng aquarium niya. Unang-una yon red shrimp yung nakita ko and na-love at first sight na ako sa dwarf shrimps from then on. Isa rin sa kanilang hobby ang maglinis ng aquarium. Ang mga nagpo-form kasing mold or lumot sa loob ng mga aquarium, natural source of food nila. Fresh water ang gamit sa mga dwarf shrimp. Hindi katulad ng mga hipon na nakikita natin sa mga plato natin, na mostly ay mula naman sa salt water. Sa ating tap water sa Manila, okay na okay po yung tap water natin, pero make sure na walang chlorine. Meron po tayong pwedeng gamitin ng mga dechlorinator, water conditioner, para mawala yung chlorine. Kapag daw nakaset up na ang aquarium, maghintay muna ng 1 month bago maglagay rito ng dwarf shrimp. Kailangan muna kasing magkaroon ng good bacteria for them to survive. Favorite food o favorite pet man, kanya-kanyang trip lang yan. Pero hindi may kakaila na kapag usapang seafood, ang mga hipon ay shrimply one of the best.